that simplicity. At ganito ang sinasabi ng Biblia, paano natin gawin itong simple? Ayon kay Pablo, sa kanyang unang sulat sa mga Tessalonica, meron na siyang ibinigay ng mga babala. At ito ang kanyang sinabi sa mga Tessalonica, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay ang isang buhay na simple, isang buhay na meron pong pinupuntahan, isang buhay na kailangan nakaaya-aya sa harapan ng Diyos. Hindi pagmamayabang sa harap ng Panginoon. Hindi pagmamalaki kung anong mayroon tayo, kundi pagbibigay ng pagkilala sa Diyos na buhay na siya nagmamayari ng lahat. Kaya ang wika, mga kapatid, doon sa talata na ating binasa, ano po? Doon sa talatang 18, yung pinakahuling linya, sapagkat ang sabi po dito, yaon ang ibig ng Diyos. Sa translasyon, sa wikang Banyaga, that is the will of God. Ang kalooban ng Panginoon ay unawain natin ang ating buhay sa simpleng pamumuhay. Now, paano ito? Tatlong bagay lang ang sinasabi ko ni Pablo para maging simple ang buhay natin. Una, sa talatang 16, ganito ang kanyang sabi, magalak kayong lagi. Be joyful always. You see? Magalak kayong lagi. That's the first thing, kapatid, na gagawin natin to simplify things, to simplify your life, to simplify our life together is what? Be joyful always. Yan ang sabi po ni Paul. Magalak kayong lagi. Now, alam po ninyo yung salitang galak. Sa original ng pagkasulat nito ay kairo. Sa Griego nito ay kairo. Ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ay exceedingly. Pag tayo raw ho nagagalak, huwag pabalat bunga. It should be exceeding. Number two, nakahulugan doon sa salitang kairo ay to thrive, to be well. Pinipilit po ninyo na kahit sa gitna ng mga kalamitan, problema, tayo ay nagagalak. And lastly, kairo means to be joyful inside. Magalak po tayo sa loob. Huwag po kayong magalak sa labas. Magalak po kayo doon sa loob. Ang kagalakan na sinasabi ko dito ay kagalakan na nanggagaling sa loob. E kumisan, nakangiti sa yung ganyan, pero ang laman ng loob niya, naiinis. Tama ba yan? Nakangiti sa'yo, kinakamayan mo, ay, mabuti naman. Ako, tuwan-tuwan, nakikita kang ganyan. Pero sa loob niya, ano, ay nagpupuyos sa inis at galit. Eh, yung ginamit ko dito ni Pablo na kairo ay iba. To be joyful is inside. Anong ibig sabihin nun? Sapagkat, ang sinasabi ni Pablo, yung kagalakan mo ay makukuha mo lamang yan sa pagtatapat sa ating Diyos. When you keep on trusting God, then you have that inner joy. Pero kung ang pagtitiwala mo, kapatid, nasa sa mundo, at nakikita mo yung mga bagay na nasa mundo na magbibigay ng kagalakan sa iyo, that is an outward joy. Kaya ang mundo, pasasayahin ka ngayon, bukas malungkot ka na naman. You will never find joy. And true joy is what? Kairo! Ang ginamit ni Pablo dito, kagalakan na nanggagaling saan? Sa loob, because you are trusting the Lord. Pag kayo ay nagtatapad
dapat sa Panginoon at nagtitiwala kayo sa Panginoon, kapatid, kahit umiiyak ka, kapatid, there is always joy in your heart. Kahit ito, kapatid, bankrupt ka ngayon, but because that joy is emanating from the presence of God, kapatid, kahit umiiyak ka, nalulungkot ka, pero yung puso mo ay nagagalak. Yun ang sabi ni Paul. E tingnan ninyo, mga kapatid, kaya complicated ang buhay. E hindi ko tayo nagagalak. Dahil alam natin na pag may mga problema, para tayong pinagpagsakan ng bomba atomika. Dahil napakiwari natin, pinabayaan tayo ng Diyos. Ngayon, ginamit ni Pablo dito yung salitang always. Magalak kayong lagi. Yung salitang lagi niyan ay always. Ang Griego gamit talaga po dyan ni Paul ay pantote. Yung salitang pantote, para maunawaan natin, hindi ho yung sinasabing yung always ay kung mayroon ka. Kung ikaw ay nasisiyahan lang. Yung salitang pantote, kapatid, ay nangangahulugan na at all times, wala ho siyang pinipili na panahon. Pantote means every time. Ano mang sitwasyon, kapatid, it should be every time. Kaya yung puso mo na kinapapalooban ng kagalakan na nasa loob dahil nagtitiwala ka sa Panginoon. Kapatid, ang pinag-usapan dito, paglakad mo, pagkaliwa mo, pagkanan mo, pagtayo mo, lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon, dapat nagagalak ka. And that will make your life simple. Dahil nagtitiwala ka ng Diyos, mayroon ibibigay para sa iyo. Ngayon, yung walang inner joy, kapatid, laging problematic yan. O, tingnan niyo yung katabi ninyo. Sige po, tingnan niyo yung katabi ninyo. Kanan, kaliwa. O, sabihin niyo nga sa katabi mo, kapatid, meron ka bang inner joy? Masaya ka bang lagi? Eh masaya lang tayo pag meron tayong tinatanggap, pag meron tayong nag-i-enjoy tayo. Kapatid, sabi dito, pantote means at all times. May problema ka? Wala kang problema? Tama ko ba yan? You should be joyful. Masaya ka. Sino ba dito may problema? Taas ang kamay. Hindi, taas ang kamay. Dala ang kamay. Dala ang kamay problema. O, sa tingin man nyo, babagsakan kayo ng sinukog sa problema nyo? No! You must be joyful. Why? Because you have an inner joy because you're trusting the Lord. Amen! Amen! Yeah. Ikalawa, to make life simple, sabi ni Paul, verse 17, maging matyaga sa pananalangin. Sa pagkakatranslate dito, mga kapatid, ay yung salitang matyagang manalangin, pray without ceasing. Manalangin kayo na walang katapusan, walang patid, walang hinto. Now, ginamit ni Paul yung salitang continually or ceasing na ang wika po niya rito ay ad i al ipitose. Nang ibig kong sabihin niya ay no intermission. Wala ho dapat patlang. Pag tayo ay nanalangin, kailangan regular, hindi humihinto. Ang problema sa atin, kapatid, ginagawa natin, nananalangin na tayo pag may problema. Ang turo sa atin ngayon, to make life simple, pag-isip mo sa umaga, mananalangin. Pagpunta mo sa school, mananalangin. Every time, without intermission, you pray. At ang ipitose. Ang sabi niya, when you say continually, huwag ka maglalagay ng interval. And the good thing about the Koreans, they pray without ceasing. Kaya nakita naman natin ang bansang ito, napakayaman, napakamaunlad.